Pasok na nga sa quarterfinals ang Gilas Pilipinas matapos pataubin ang Qatar. Well, masasabi natin na hindi naman talaga kalakasan itong Qatar dahil sa FIBA ranking ay pang 104 sila kumpara naman sa Gilas Pilipinas na number 37 sa FIBA ranking. Ang importante naman dun ay nanalo nga ang Gilas Pilipinas at bukod pa dun ay na-execute ng maayos yung gameplay na gustong mangyari ni Coach Tim Cohn. At marami rin ang nakapansin na kakaiba yung gameplay na ginamit ng Gilas Pilipinas dito sa Qatar. Kung inyo nga mapapansin ay less dribbling, more on passing. Dito nga sa senaryo na ito ay nakasampung pasa muna ang Gilas Pilipinas bago maipasa kay Justin Brawley at makakuha ng N1. At tignan nyo naman yung mga Qatarian, hindi nila alam kung sino ang kanilang babantayan. Para silang namamagnet kung sino yung may hawak ng bola, ayun yung babantayan nila o ayun yung ido-double team nila. Kaya naman ang nangyari, hindi na nila napansin si Justin Brawley at ayun na nga, naka-instant N1 itong si Justin Brawley. At ito pa nga yung second scenario. Dito nga ay napakaganda ng ipinakita ng Gilas Pilipinas. Pansinin nyo itong si Calvin Optana, nag-hesitate, tumalon yung defender. Tapos ayan, pinasa kay Newsom, pinasa kay Brawley. Si Brawley naman, pinasa kay Scotty. Ito namang si Scotty, nakuyog. Pinasa naman dito kay Optana, yun libre, itinira, pasok yan. At maraming ang nakapansin sa play na yan ng Gilas Pilipinas. Bukod nga sa ginamitan ng triangle offense, ay mapapansin din ng lahat na parang European style ang ginamit dyan ni Coach Tim Cohn. Sinamantala nga yan ni Coach Tim Cohn dahil alam niyang mahina naman ang Qatar, kaya naman nag-experiment siya at gumawa siya ng more on passing at less dribbling. Kaya naman nagawa naman ang maayos ng Gilas Pilipinas at natambakan pa ang Qatar. At kung inyo rin mapapansin ay hindi na nga pinaglaro itong si Justin Brawley nung third quarter, lalo na nung tinambakan na ng Gilas Pilipinas ang Qatar. Pinagpapahinga na kasi itong si Justin Brawley dahil alam naman natin bukas mapapalaban ng Gilas Pilipinas sa Iran. Kaya naman kailangan talaga magpahinga ni Justin Brawley. Sa sobrang ganda nga ng ginawang play ng Gilas Pilipinas, kahit nga itong si Kumi ay napa-thumbs up at napatawa pa ng Gilas Pilipinas. Bihira nga lang tumawa yan dahil lagi nakasimangot sa PBA. At kahit itong si Senator Bongo ay talaga namang tuwang-tuwa sa pagkapanalo ng Gilas Pilipinas kontra Qatar. Bukas naman ay dito na masusubukan ng Gilas Pilipinas kung makakapasok ba sila sa semifinals dahil mabigat na nga ang kanilang makakalaban, kaya naman pinaghahandaan na yan ni Coach Tim Cohn. Dahil bukas ay maglalaban na nga ang Gilas Pilipinas at gayon na rin ang Iran basketball team sa semifinals sa Asian Games. At atin ngang kilalanin kung sino-sino nga ba ang mga players na gagamitin ng Iran para sa Gilas Pilipinas. At alam nyo ba ang Iran ay merong tatlong 7-footer na posible nilang ipangtapat sa Gilas Pilipinas bukas. Ito nga yung final 12 ng Iran na isinabmit nila sa Asian Games. Atin ngang kilalanin kung sino-sino nga ba ang mga players ng Iran. Navid Rezaipar, guard 6'1". Shayad Mashayeki, guard 5'11". Maysam Mirsay, center 6'11". Arsalan Sakemi, small forward 6'7". Sina Bahedi, point guard 6'1". Matin Aghajanpour, power forward 6'7". Sajad Pasropte, forward 6'9". Peter Girgurian, small forward 6'5". Hassan Al-Yakbari, center 7'2". Muhammad Shairan, swingman 6'4". Amir Gozilade, 6'6", small forward. Muhammad Turabi, center 6'11". Samantalang ito naman yung potential na starting 5 na gagamitin nila sa Gilas Pilipinas. Point guard Yakchali, shooting guard Girgorjan, small forward Kasemi, power forward Aghajanpour, at ang kanilang center na si Ajakbari. Well, abangan na lang natin kung uubra dito ang Gilas Pilipinas dahil ang lineup nga ng Iran ay kombinasyon ng mga batang players at gayon na rin ng mga veteranong players ng Iran. At bukas na nga sila magtatapat kontra Gilas Pilipinas. At mapapanood nga yan sa OneSport, kung wala sa OneSport, sa mga Facebook sa ganap na alas 12 ng tanghali.